Hi, kamusta sa inyo lahat? Kung nakikita nyo, medyo iba yung style ng pag-video ko ngayon dahil nag-experiment ako. So, yung nakikita nyo yung product dito, ito ay QCY T1C. Ayan, may kita nyo siya sa Shopee or sa Lazada for less than 500 pesos. And mas mababa pa kapag mga Pasko or kahit anong mga araw na may special event na magbibigay sa kanya na malaking discount. Ngayon, sisimulan na natin sa itsura niya, sa case niya. Kung nakikita nyo, yung case niya medyo makapal. Ayan. Pwede nyo siyang ilagay sa bulsa, kasya naman, pero magkakaroon siya ng malaking umbok sa bulsa mo. Kaya hindi siya masyadong komportable, pero okay pa rin naman siya kahit nasa bag lang. Kung nakikita nyo naman itsura na to, wala siyang takip. May mga ibang nagsasabi na pangit itong walang takip dahil baka mahulog, pero nabawian naman siya ng lakas ng magnets na meron nito sa earbuds. Kaya kahit wala siyang takip, nakikita nyo, diba? Hindi naman nahuhulog. Okay naman siya. Pwede nyo rin isipin na baka madali itong mapasukan ng mga dumi, ano? Pero kahit naman malagyan siya ng mga dust, ng mga dumi, madali naman siyang matanggal, madali naman siyang punasan. Kung nakikita nyo sa case, yung pag-charge niya ay micro USB, medyo luma, kaya kayo bahala kung gusto nyo ng ganitong style ng charger. Kung yung cellphone nyo ay nag-charge pa rin ng micro USB, okay lang ito. Pero kapag nasa Type-C na kayo, like every other Android phones na lumalabas ngayon na bago, maging mura man o mahal, magiging mahirap to para sa inyo dahil dagdag na naman na cable. Speaking of charging, may kita niyo dito sa saksakan ng micro USB, mayroong dalawang parang butas. Light indicator yan. Iilaw yan kapag nag-charge yung case. At mawawala na yung ilaw kapag full charge na yung case. For me, charge ko to every week or minsan lagpas pa. Depende sa usage ko. Pero not less than a week. Kasi kung nakikita nyo naman, di ba, medyo makapal yung case. Kailangan matagal talaga siya malobat. Di naman yung puro hangin lang ang loob. Ano? Kaya kung gusto mo manood ng movies, maglaro palagi, gamit itong earbuds, walang problema dito dahil matagal yung battery life niya. Speaking of paglalaro naman at panonood, yung sound quality niya. Yung sound quality naman niya ay pwede natin sabihin mas maganda pa sa mga AirPods dahil yung fit niya ay in-ear design at saka meron siyang mga cushion dito. Kung bibili kayo nito, meron din ito may kita sa box na mga iba't ibang klase ng sizes ng ear tips. So kung malaki yung tinga mo o maliit, meron siyang size para sa'yo. Maganda ito panlaro, panood ng movies dahil mababa yung latency niya. Meron pa rin siyang latency dahil Bluetooth earbuds ito. Pero hindi siya ganun kalaki na gap sa na-experience mo sa paglalaro na makakaabala siya sa paglalaro mo. Kung makikita nyo dito sa taas, ito ay pindutan. Hindi siya touchscreen pero physical button siya na i-click mo kapag gusto mong i-play or pause or skip ng music or previews, pagsagot ng tawag, pag-cancel, pang-Google Assistant. Typical na mga style ng pindutan, like mga double click, next, ganun, single click, player pause, yung mga general stuff na klase ng mga pagpipindot. So wala ka na masyado ditong learning curve para magamit to its full extent. Next naman yung experience ko dito. So paano ko siya nagagamit araw-araw? Unang-una, yung pag-connect niya or pag-pair sa phone mo ay hindi siya yung tulad ng mga expensive na mga wireless earbuds. Bakit? Dahil yung pag-connect niya ay, for example, nilabas mo tong kaliwa. Tapos kinonek mo yung QCY sa phone mo or sa laptop mo, sa kahit anong gadget, ang mangyayari dito ay yung kaliwa lang yung kukonek. So pag nilabas mo tong kanan, ang mangyayari ay kaliwa lang yung nakakonek. Para mag-sync in sila na pares mo sila nagagamit, kailangan mo munang ilabas yung kanan, saka mo ilalabas yung kaliwa. So pwede siya na kapag kanan muna yung gagamitin mo nung una, pero sa susunod naman, kung gusto mo nang pare silang gamitin, di mo na kailangan ibalik ulit sa case. Dahil sa kanan siya unang magpe-pair at kukonect na automatic yung kaliwa doon sa kanan. Hindi siya yung pares na kukonect sa cellphone. Ang nangyayari dito ay yung kaliwa kukonect sa kanan at yung kanan yun yung kukonect sa phone. So kung makita niyo yung Bluetooth name nila sa phone mo, ang dapat na pagkukonectan mo ay yung right earbud. Dahil yun ang magsisync in sa kaliwa. Kapag yung left earbud lang yung kinonect mo sa phone mo, kapag nilabas mo yung kanan, magkakaroon ulit siya ng separate na Bluetooth name. Di naman siya mahirap para sa akin dahil kapag maglalaro ako gamit ng isang earbuds lang, ginagamit ko usually yung kanan lang. At kapag gusto ko na makinig ng music, makinig ng podcast, or manood ng movie, pag nilabas ko yung kaliwa, automatic na siyang kukonek. So wala siyang problema sa akin. So ano yung conclusion ko dito? Para sa akin, maganda experience ko dito, lalo-lalo na sa battery life. Hindi ako kailanman naubusan ng battery life dito. Yung pag-charge ko lang every week ay parang assurance lang para hindi maubusan ako.
ng battery. Pero never ko pa naman na experience yung kailangan ko pero nawala yung juice na tong earbuds na to. Okay din naman sa akin yung sound quality niya at buong-buo naman. Ang problema lang sa akin ay yung pag-charge niya. Dahil kung nakikita nyo naman, micro USB. Sa akin, mahirap ito dahil yung phone ko ay Type-C, laptop ko Type-C. So, itong micro USB na pag-charge niya to ay kailangan pa niya ng separate na cable para lang makapag-charge ako nitong earbuds. So, special ano. So, yun lang naman para sa video ko ngayon. Thank you sa panonood. Napakaganda para sa akin itong earbuds na to dahil tumatagal talaga ito kahit na mura lang yung pagbili ko dito. Nagagamit ko na to for the past ilang years na, madami na. Pero yung ginagamit ko dati ay iba dito sa unit na nakikita nyo ngayon dito. Dahil yung ginagamit ko dati, binigay ko sa parents ko. Pero mag-apply din yun dito dahil yung binigay ko ay hindi pa naman din sira. At itong ginagamit ko ngayon, kahit na nakita nyo, diba, may mga gasgas sa ilalim, wala naman siya naging effect sa performance or sa quality ng paggamit ko dito, sa experience ko dito. So, okay na okay pa rin siya hanggang ngayon. Parang bago rin naman, except sa itsura niya sa case. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like lang kayo. Kung hindi, edi isa nyo sa ayaw nyo. Subscribe kayo at hit nyo yung bell para sa mga susunod na video. Bye!